After numerous episodes of talking to people with unexplained abilities, every new conversation still proves to be surprising for me. In this mostly Baguio-centric episode, our guest tells us about the haunted house they lived in, about the shadow creatures she and her sister saw, and the different spirits she's encountered. This is the story of Bess, a person whose early warning system for supernatural beings is for everything to turn silent. Enjoy. Sige, simulan kayo yung pinaka talagang eye-opener na sa akin. Dati kasi ini-ignore ko lang. Kasi yun naman ang turo sa akin ng mama ko eh. Pag nakita mo, tapos ganyan yung itsura, mag-pray ka lang, ganun. Huwag mo papansinin. Kasi the more that you stare at it, lalapit. So, ang nangyari, nasa Baguio na ako nito. Tapos, it just happens na yung team namin naka-split shift. Paborito yun kasi 4 hours ka lang magtatrabaho, bali 6 p.m. to 10 p.m. Tapos, pahinga ka na ng simula 10 p.m. hanggang 6 a.m. the following day. Tapos, 4 hours ulit ng trabaho. So, kung malapit yung bahay mo, edi okay lang. Eh, malayo sa akin. So, doon kami natutulog sa sleeping quarters. So, ang pwesto ng sleeping quarters kasi namin, magkakatabi yan na double decks, pero nga 6, 5, tapos yung space kasi hindi sakto pang dalawang double deck na magkatabi. So, merong isang bungad, tapos may isa dun sa pinakadulo ng na double deck. Yung call center kasi na pinagtatrabuhan ko noong time na yon, yung first na pinuntahan ko doon, isa sa mga pioneer. So, sa pinaka-oldest buildings kami, and then sa site 1. So, yun. Natapos na yung shift namin, de, yung mga ka-teammates ko, may 4 na natutulog dun sa coach namin. Kwento ko na lang later. Sa coach. So, tapos na ako mag-lunch, di natulog na ako sa sleeping quarters. Usually kasi, ang setting nun, may blind siya. Tapos, pag may ilaw sa labas, so medyo makikita mo yung may aninag sa loob. Or makikita mo talaga yung mga muka. Nagising ako ng mga madaling araw, mga 2 a.m. yun. Ang katapat ko, yung bungad na bed, yung tumbok na bed, yung tawag nila. Yun na yung di daw maganda na tumbok. So, usually kasi, kapag sa mga babae, okay lang na tabi-tabi na, uy, be, tabi tayo, ganyan. So, may nakaharap sa akin. Nag-start yun sa, alam mo, imagine mo yung coveran mo from taas ng kilay hanggang sa ulo. So, makikita mo lang yung forehead, tas yung yes, hair. Ako. So, ikaw naman nakatingin, parang may nakaharap sa akin. So, tititig ka. Narealize ko, palapit na ng palapit sa akin. So, ikaw naman, ini-imagine ko, sino to? Sino friend ko yung may break time ng 2 a.m.? So, iniisip mo na, habang palapit na siya ng palapit, nag-iisip pa rin ako, sino talaga to? Hindi ko makita yung mukha. Hindi, nakatitig lang ako. Mali ko talaga, tinititigan ko. Ah, okay, black yung hair. So, hindi to yung mga friends kong nagpa-blondie. So, black yung hair. So, palapit na ng palapit. Isa-isa kong pinipicture out, sino to? Hanggang sa isang dangkal na lang yung layo ng mukha niya sa akin. E di, alam mo yung pag naka-side view ka, inangat mo pa yung elbows mo para yes, medyo nakaangat ka. So, nakatitig pa ako lalo. Sino to? Ano ba yan? Hanggang sa, yun nga, isang dangkal na lang, nakatitig ako. Wala siyang mukha. Sabi ko, sino to? Okay, walang mukha. Iniisip ko pa, tinatry mo pang ilon, pang pasukan ng logic na, okay, wala siyang mukha. Biglang, para ka nabuo siya ng malamig na tubig na, ay shit, wala siyang mukha. So, medyo, pag ganun kasi parang hindi mo nagpapanik ka, pero hindi ka nakakaisip. Yes. Eh sabi ng nanay ko, umikit ka lang, tapos yung pray ka lang in Jesus name. Sabi na ako, okay, in Jesus name yan. Nararamdaman mo pa rin nasa harap ko siya. Binuksan ko yung mata ko. Nasa harap ko pa rin siya. Wala siya talaga mukha. So, tapos naalala ko yung sabi ng nanay ko tsaka ng mga family friends namin na pastor na kapag yan, di na nadala sa in Jesus name, malakas na yan. Mm-hmm. Either baka fallen angel yan, kaya kapag yan sabayan magdasal. So, naalala ko yun. Tapos, okay. So, pag ganun, iba na yung prayer, parang this would come with the blood of Jesus Christ. So, pray na ako, nawala.
Kaso lang, yung iba yung nanginginig ka pa, yun naman nanginginig, parang nanghihina ka talaga. So, ang ginawa ko, alam kong wala na, pero nanghihina ako. Tinawagan ko yung unang friend ko. Alam mo, may mga friends tayo na pag-dial mo palang may kwento agad. Nang gising na madaling araw. So, dinail ko yung friend ko. Friend, magkwento ka lang. Speaker mode ko na. Mm-hmm. Hanggang sa medyo nakakaupo na ako, nakatayo na ako, tumakbo na ako palabas. Pagdating ko dun sa, may canteen kasi sa labas ng sleeping quarters namin. Naiiyak na ako kasi first time kong yung ganong harap-harapan eh. Tapos, sinerva na lang ako ng cup noodles ng ate kasi sanay na siya sa akin. Hanggang sa, na kumalma na ako, kinuwento ko. Sabi ko, ate, meron talagang baeng walang mukha. Magkaharap talaga kami. Tapos parang kung nangiiyak na ako, kinukwento ko sa kanya. Umabot ba yung face niya to your face? Ganun? O nakatayo lang talaga siya sa... Oo, malapit. Magkaharap na yung face namin. Face to face na kami. Siguro less than isang dangkal na lang. Tapos tinitignan ko pa, okay, wala yung mata. Yun nga, minsan nabobo yata ako dun. Tinignan ko pa, okay, walang mata. Ay, okay, walang ilong. Wow, walang bibig. Hindi ko naisip bakit ko pa tinatry lagyan ng logic. Inisa-isa ko pa yung mukha niya hanggang sa nag-sync in sa akin na, blanco, girl, blanco. Tapos, yun na, sabi ng tindera sa akin, ah, marami nang nag-resign dahil dyan. Kasi pag nakita ka muna siya, hindi ka niya natitigilan. So, doon na talaga, parang ano ba to? Magre-resign na rin ba ako? Sinabi ko dun sa coach ko, sabi niya, ah, okay lang, doon ka na lang sa sala ko. Yun pala, doon ko nalaman na yung apat kong ka-teammates. Kaya pala siya dun sila lahat natutulog sa sala niya. Nakakita din, pero hindi siya, iba. Iba? So, oo. So, ano yung sa kanila? So, yun sa kanila, yung dalawa dun, usually kasi tabi-tabi yan, tandem-tandem yan eh. Yung dalawa, ang nangyari, magkatabi sila dun sa bed. Nung nagising na sila, usually for lunch, na yung lunch ng madaling araw, yung isa, hindi, yung nakadagan sa dibdib niya. Tapos yung katabi niya, magkatabi lang sila, may nakadagan sa legs niya. Tinatry daw lang sumigaw, so hindi ka daw makasigaw. So same time nangyayari sa kanila yun? I mean, approximately the same time? Oo, magkatabi sila. Magkatabi sila. Okay. Kaya sila, alam mo yun, confident sila na walang mangyari kasi magkatabi sila eh. Tapos, kaya sa kanila talagang gusto na nila mag-resign dahil dun. Kasi magkatabi na nga kayo, hindi pa kayo safe. Parang hindi kayo safe ganun. Tapos yun, gusto na rin nila mag-resign. Yung dalawa naman, ang nangyari, usually kasi pagising mo sa umaga, mag-chikahan pa sila. Kami lang yung team noon na split shift. Walang ibang team. Kami yung special kasi parang noon kasi parang may dagdag na 1.5 per cut-off kapag split shift ka. So kami lang kumukuha noon. Parang sayang naman yung 1.5. Tapos, ang sa kanila, so mag-chikahan sila. Tapos, wala ng tao sa sleeping quarters. Yung dalawa lang. Alam nila yon. Pero habang chikahan sila, magkatapat sila na double deck, sa baba sila nag... May nakaswing na legs, yung nagkukuyakoy. So, alam nila pareho na nagkukuyakoy. Parang ano ba yan? Nagtinginan pa sila, ano ba yan? Tatawanan sila. Pagtayo nila, walang tao. Nawala na yung legs, tapos nawalan tao. Parang ever since, ayaw na nila pumasok. So, kaya sama-sama kaming lima dun sa sala ng coach namin. Para lang hindi kami lahat mag-resign. Sorry, mabilis na question. Nung nakita mo yung lumalapit, ano yung damit? Napansin mo kung ano yung damit niya? Hindi. Para naka-t-shirt lang, pantalon? Ano lang, plain lang, white. Plain lang na white. Ang mali ko kasi nun, nakalutang na siya sa ibabaw ng bedboard. Ah. Tinitignan ko pa rin, parang, okay, nakaangat siya sa bedboard. Hindi ko alam, natanga talaga ako. No? Parang, ang sabi kasi, nung tinanong, kinuwento ko na to sa mama ko, sa kanalang niya, ko tinanong ng mga details at saka nag-sync in sa akin, sabi niya, dun ko na na-realize na ever since yung mga nangyari sa akin, ganun palagi. Sabi niya, wala kang maririnig na ibang sound. Nawawala yung white noise. Dati kasi hindi naman ako sensitive ng sobra, pero ever since na sinabihan ako na pag nawawala na yung white noise, tapos medyo eerie na yung feeling, alam ko na may engage mo. Oo.
So, mang last na nangyari dun sa sleeping quarters na yan, pagtanghali na talaga ng normal na Filipino time, sabi kasi, wag kang magtataksi kapag antok ka. So, inisip ko, sige, idlip muna ako sa sleeping quarters. Yes, inisip ko, tanghali naman, maliwanag. So, binuksan ko yung door, nilagyan ko ng chair para bukas yung pintuan. Alam mo yung pag magkakasunod yung double deck, kita mo lahat ng nakahiga. So, yes, alam ko, walang tao. Ang tao lang, may isang batang naka-jumper sa dulo. Na naka, alam mo, fetal position siya, pero towards the wall. Mm-hmm. Sabi ko, uy, kawaw, inisip ko na lang, ano yung anak ng janitor or anak ng security guard. Ah, so bata talaga? As in, bata, bata siya? Kala ko na nakatalikod. Mas bata siya. Wow, okay. Oo, bata. Parang mga, siguro mga 5-8 years old din yan. Tapos, nakawa ako. Sabi ko, pagkatas ko umidlip, pumunta ako dun sa canteen sa labas ng sleeping quarters. Bibilisan ako ng biscuit. Ay, para dun sa bata. Kasi hindi ko bigay sa bata. Kasi mababait yung mga janitor, mga ganyan, ano, sa office namin. Nasabi nung ano, ay, mabiskwit ka na, te, sabi nung tindera. Sabi ko, hindi, ibigay ko dun sa bata. Meron bata dun sa dulo. Hinawakan niya yung kamay ko. Kasi nabili ko na, nabayaran ko na. Hinawakan niya arms ko. Sabi niya, wag ka lalapit dun. Sabi, bakit? Walang mukha yun. Oh, shit! Ever since nung pa ako, hindi na ako matutulog sa sleeping quarters. Sa company na yon. Tapos eventually, nagpabili ako dun sa katabing, kasi naman katabi, may call center ng dumating. Nagpabili na ako. Nagpabili ng? Yan na. Parang binili ka ng ibang call center. Ah, gets, okay. Pirata. Pinagpapirata ako. Siyempre, sayang yung ano. Sabi ko, sige, kung offeran ka ng 40% above your raise, adi umuo ka na. Oo, totoo. Oh, actually, merong minessage sa amin si Sam. Posibleng parang may, Sam, ano yung term? No, pera po. So, merong Japanese ghost without a face. Parang ganun yung explanation. Ah. Pero may explanation rin si Sam kung ano siya ka, possibly. So, yung dalawa lang kasi usually yung reason on why that. Yung no pera po, kasi is parang kitsune. It's a spirit na it's just a tawag ito, disguise lang ng kitsune para makalapit sa'yo. But if, you know, I mean, again, that's a Japanese story. Pero usually, pag halimbawa ang mga spirits, especially human spirits, pag wala silang mga faces, ganun yun, either hindi pa na-identify yung katawan nila or hindi pa nakikita kung sino, kung namatay na pala sila, yung walang nakakaalam na namatay na pala sila. Hala, paano yun? May isa pa akong na ganun, na walang mukha, pero hindi ko siya katapat. Sa gilid ko siya. sa MRT. Pwede kaya, lo? Hindi kasi, ang nangyari, yun na nga, so nakasakay na ako ng MRT. Tapos, yun, natahimik na naman yung paligid. Pag ganun, nagpapanik talaga ako. Parang, shit, asan? Ang mali ko kasi nun, pag ganun, hinahanap ko, parang asan ba to? Nakakainis na. Hindi mo nakakainis. Annoying lang. Yes, nawala yung sound ng train, nawala yung prompt, yung mga chismisan na ibang tao, nawawala. Tapos, ayun na, nanigas na ako kasi katabi ko siya. Tapos, alam mo yung tinatry mo pa rin, nasa peripheral mo. Yes. Tapos, may, syempre, curious tayo, tinignan ko, ayun, mali. Tapos, yun, mali talaga, maling-mali, kasi parang, shit, walang mukha ulit. Tapos, biglang, unti-unti akong dumiretso sa harap ko, tapos, ano, nag-pray na ako. Naka-casual clothes siya, ganun? Or hindi mo na napansin? Parang mukha na lang napansin? Hindi ko napansin. Oo. Mukha na lang. Kasi, ano, ang unang may isip mo na, shit, magpa-pray na ako, ganun. Ano, kasi hindi ko alam baka humarap sa akin. Naka-side view din. Pareho kaming nakaharap dun sa katapat namin. Oo. Siya nakaharap din siya sa tapat namin. Pero ikaw naman, mali ko dun. Ah, okay, wala siyang mata, wala siyang ilong. Yan na naman, tinitignan ko isa-isa. Tapos hanggang nagsingkit sa akin, blank. Napanood mo na yung ano, Hunting of Bly Manor? Oo, kaya sa akin parang shit, legit to. Nung napanood ko yun, parang... Ako first time ko makapanood ng ganun na multo, pero walang muka. Tapos I guess, nilagyan na lang ng logic na kung bakit
walang mukha is nakalimutan sa sobrang tagal na nila, para na wash away na, 'di ba? Para yun yung explanation nila doon. Sorry, Besa, marami akong question bago tayo tumuloy sa iba. JJ, sa inyo rin ba, kasi si JJ Christian siya, and similar rin ba sa beliefs sa ginagawa niyo yung prayer na na-mention ni ano? Pareho lang naman. Lahat naman, 'di ba? Catholic, Christian or other faith, nagpe-pray naman, 'di ba, kapag nakaka-encounter ng ganun. Pero specific yung nasabi niya na ano yung best kanina sabi mo? Yung ano, so from usually and the name of Jesus Christ. Oo, pero oo. Kapag stronger. Medyo stronger na, and then that's when we mentioned the blood of Jesus Christ. Ganun. Ganun. Ano kasi, backstory kasi niyan, may family friend kami. Currently kasi yung parents ko nasa province around region 2. Tapos marami kami family friends na nasa Car region. Let's say, sabihin ko na, mountain province. You know, missionaries. So, they support missionaries. Minsan, dumadaan sila sa bahay, ganyan. If you would give them something or merienda, ganyan. And then, may isang nagkwento. Kaya, aware na sila mama dun sa, ganun pala kapag stronger. So, ang practice kasi, minsan nagbabahay, house to house sila, nagbivisit sila. Tapos, may isa na humingi ng tulong kasi anak nga nila nasapian. Ang nangyari kasi, so, nasapian tong bata, and then, yun na, nag-iiba yung boses, malakas. So, pag nag-pray sila, sumasabay. Sabi na, so malakas to. They're really challenging the pastor. Ang ginawa pa nung nasapian, ang ginawa na kasi ng pastor, parang challenge na din, parang, strong ka ba, ganon. Ang ginawa nung bata, nag-tiptoe. Doon talaga ako kinilabutan kasi dinemo pa niya yung, alam mo yung toe mo mismo, parang kala mo ballerina. Yes, pero both toes palapit sa kanya, saka doon sa kasama niyang assistant. And then talagang, okay, this one is really strong. And then that's when they changed the prayer to the blood of Jesus Christ. And then, eventually, nagsabi yon na kung bakit siya pinadala doon sa batang yun. And then they found out that it's from the neighbors na nagpa-practice kasi din sila doon eh. Na yun nga, nagpapadala. Mm-hmm. Kinonfront nila yung nagpadala. Napaka-petty. Napaka-petty ng reason. Yung teenager na yun, nagnakaw ng crops. Mm-hmm. And nahuli nila. Ayun na. Hindi na nahuli. Ang nagsabi din, yung isang mga bantay. May mga bantay sila doon. May term sila, mga apo. Kaya they pray to apple sun, apple trees. Mm-mm. So it's like they're God. So until now, some of them are still practicing, and you know, they have gods. Eventually, gods nila kasi nagpapadala ng bantay, and they're being taken care of then in a way. Technically, element sa mga nakausap namin, para lumalabas, yun nga, para mga elemental na bantay. Again, iba-ibang belief lang yan, pero I mean, yun ang aking generalization na. Hindi ko sinasabing tama ako. Pero yun ang basa ko doon. Possibly. Yun lang, sinabi sa kanila na yung bantay mismo nagsabi na itong batang to, nagnakaw ng mga crops. So, yun din. What do you want us to do? And yun na. Pinadala doon sa bata. Oo. Jay, sorry, may sasabihin ko yata kanina. Oh. Ay, hindi. Okay. Naririnig ko lang yung sinabi niya ng mga faceless. Actually, yung pinsan ko na nakakakita tsaka yung friend ko sa bank, ganun din eh. Wala rin mga face. Tama. Oo nga, na-mention mo. Yung pinsan ko sa Intramuros, wala raw face. Ay. Pero yung pinsan kapag elemental, parang may face na nakikita nila. Funny yan sa na yan, napansin nyo palagi Intramuros, palagi ko naririnig. Saka na lang sa akin nag-sync in yung Intramuros. Intramuros, yan ba yung malapit siya sa... After Quiapo. Once pa lang yata nakapunta eh. Oo, yung may ano dati ang Philippines na parang Lakbay Pilipinas, parang ganun. Nung bata kasi ako, I was a part of a children's choir. Okay. So, dun kami, since it's we're not funded by the government, we're even paying for it, pero ang practice namin sa PICC. Okay. Sa loob, sa baba. And then, pagpupunta kami dun, sinasabihan ako ng mama ko na, yun nga, pag if someone looks at you na either wala siyang philtrum or wala siyang face. Philtrum yung yun nga, yung parang nakalubog sa taas ng lips. Pag walang ganon,
or yun nga, walang face. Kasi hindi naman malabo yung mata ko dati eh. So, pag walang face, ignore it and then pray agad. Pray ka kagad o kaya sing a song that comes with Jesus. Ganon. So, nasanay na kami. So, pag kunyari, dadaan kami sa hallways ilalim ng PICC or CCP or magpe-perform kami sa Paco Park, mm-hmm. Paco Cemetery. Mayroon kasi yung, alam mo yung concert at the park. Mga yes, nung bata ako. Mm-hmm. Ayun. So, syempre, pag bago mag-concert at the park, may mga practice-practice pa yan. May since kinakalabit kay mama ko. Mama, sisikuhin mo lang. Sabi niya, oh, pray na lang tayo, anak. Ganun lang siya. Kalma lang yung nanay ko. Oo. So, alam niya meron. I mean, pati siya alam niya. Nakita niya. Oo. Alam niya. Usually, kaya nasanay na kami, kahit yung mama or papa ko, pag sinabi ng mama ko na, tara, pray tayo. Saglit lang. Ganun. Pag umanan siya, parang, huwag mo nang sabihin, sige, magpa-pray. Usually, masusunod ka na lang. Kasi parang, ayaw mo nang malaman kung katabi ko ba. Or, totoo. Ganon. Usually kasi pag kaya naman niya ipag-pray, okay lang. Pero kapag sinabi niyang pray tayo sa katabi namin, ganon. Kaya, nasanay na kami kahit yun sa, ano, sa PCC or Paco Park. Kasi minsan, paano kung gabi yung performance? Yes, or, pag may, nyari may mga dumating na mga ambassador from other countries, tapos kakailangan nila ng children's choir na kakanta for them, kami yung pinapadala. So, ayun, maraming doon na walang mga friends. Ikaw, nung bata ka, may nakikita ka? Or ramdam? Or anong... Ano, nakikita ko lang. Walang, ano. Sa akin kasi, no, nung bata ko, parang, alam mo, parang wala ang kamuang-muang na parang pagkala mo, common lang. Pag sabi naman, nanay mo, so pag walang ganito, walang filtro, walang face, huwag mong papansinin, tapos magpray ka lang. Ganun lang, parang naging akala mo, automatic lang. Nung medyo tumanda na ako, saka lang nag-sink in sa akin na saka may takot. Dati kasi hindi ako natatakot na parang, okay, walang face pa, ganun lang. Hanggang sa, syempre, naririnig mo na ibang stories na nilalapitan sila, kinakausap sila, or sinusundan sila. Parang may takot na. hindi na. I-share ko lang sa iyong feeling kung, ang theory ko, ako lang to, hindi ko lang kung mag-agree sila sa Matt si GM. Ang theory ko sa ganyan is, same with other people na shadow figures ang nakikita. So, ang basa ko dyan, again, it's just me, na iba yung level of sensitivity mo sa iba. Sa'yo, sa iba shadow lang nakikita nila. So, para mas nakakatakot for them is, shape lang ng humanoid shape lang, tapos itim lang. Sa'yo, may nakikita kang features pero walang mukha. Ay, since you mentioned that, oh my God. So, marami ding nakita ng mga shadow figures. May nagbe-mention sa amin. Pero, kagaya nun, yung third level ng akin na parang feeling ko mas bukas na bukas ang kanilang ang vision nila is yung baka pumasok na guest natin na isa si Liz, yung sa episode 20, pag nakakita siyang multo, tao. As in, ay, oo, hindi ko tao. Kaya yun. Hindi niya madidistinguish talaga kung multo ba to. Kasi pagkakita niya is buong tao. So, feeling ko, yung again, theory ko to, baka sa'yo is, yun nga, yung sa'yo, yung level ng yung sensitivity mo is, may nakikita kang shape, may nakikita kang features, pero walang mukha. That's just me, ako yun. Hindi ko alam kung mag-make sense yun sa'yo. Oo, since mention mo yung shadow figure, inuna ko yung walang face kasi parang nakatakot sa akin kasi kaharap ko. Merong shadow figure dati, pero yun, hindi lang ako, kapatid ko, tsaka tatay ko yung nakita ng nanay ko, pero sa bag ito. So, ang nangyari, mabait kasi akong bata, so pina-exile ako sa Baguio. Tapos, ano, nakailang take na ako ng board exam. Ano, lahat na nung top 3 sa QC, talaga mapasa kasi magkakasama kami ng barkada ko. So, they decided na, okay, punta ka ng Baguio. Tapos, may family friend kami na may bahay doon, walang tumitira. Inoferan yung mama ko na, doon mo na yung padali yung anak mo, ako pa magbabayad ng kuryente, ako pa magbabayad ng water, everything. Titira lang siya. Uh-huh. So, hinanay ko, parang, ay, okay na, bibisitahin pa yung anak ko. Yung bahay kasi na yun, 5-story siya, pero kasi sa Baguio, uso yung 3 stories yung above the ground, 2 stories sa ilalim. Ganun. So, itong family na to, yung 4 stories, pinaparentahan. So, bawat floor, may 4 na apartment yan. So, hanggang baba. Yung top na,
na unit, dun ako pinatuloy. May 5 bedrooms, tapos kompleto, may kitchen and sala, tapos may veranda. Uso kasi sa Baguio na yung water tank nasa labas. Parang malaking may mga series of water tanks yan. Minsan 4 stories ng water tank kasi minsan pinapadeliver yung tubig. Tapos, ang nangyari, namatay yung panganay. Eh, gitnang anak nila dun sa bahay. While cleaning a water tank. Tapos, nakuryente siya. So, parang nasunog. So, ever since, no one's been living there for more than 5 years since it happened. So, parang sila, okay, tuloy na lang. Walang tumutuloy sa kanila. Parang, in 5 years, kami lang yung kumagat sa offer. Kasi parang, oy, pag sa Manila ka, parang, oh, ang ganda ng Baguio. Very dreamy, ganyan. May fog. So, napapaligiran siya ng mga, ng forest. Sa likod, may forest, banda. So, ang lamig talaga. Di, okay, sige. The first 2 years that I stayed there, kasi nung nakapasa na ako sa board exam, sabi ko, titira na ako dito. Doon ako nakatira, nung yun nga, nasa sleeping quarters. Okay. Medyo malayo siya kasi sa city. Malayo, so mga 30 minutes. So, I choose to sleep na lang sa sleeping quarters, yes, kasi delikadong mag-taxi ng gabi. Biyahe pa ako. So, tsaka imagine, aakit pa ako ng stairs ng tatlong, ng 3 stories ng madaling araw, parang hindi na lang. Uh-oh. Tapos, yun na nga. So, after 2 years, okay na sana. Okay talaga. Kinuha ko pa yung younger, dalawa lang kami, kinuha younger sister ko. Dito ka na mag-college kasi ang ganda ng uniform nila. May pa-coat kasi nga Baguio. Yes, oo. So, sabi ko, dito ka na, ang ganda ng uniform dito. Parang stewardess na may pa-coat, ganyan. Na may pa-scarf. So, okay siya. Ang nangyari, nanay ko, sige, lipat yung kapatid mo. Maglinis tayo ng bahay. Talagang chinek niya talaga lahat. And then, she found, may isang nakapako na, alam mo yung uso yung sa probinsya yung pag nag-laminate ka ng certificate, mga diplomang naka-display, yung parang naka-embed siya sa kahoy. Okay. Ganon. Meron silang, maliit lang, kasi laka lang ng palad na picture of Jesus Christ na naka-embed sa, yun na, naka-laminate sa kahoy. But, sinunog yung face. Hindi siya Nazareno. Iba yun sa Nazareno. I've seen them. But, yun, naka-laminate na sinunog. Nakasunog talaga. Oo. Nakasunog siya. Tapos tinago siya sa isa sa mga picture frames. Nakita ng nanay ko. Siyempre, ginawa niya, inano niya, kinoveran niya and then she put it somewhere. Hindi niya pa na nilagay dun sa likod. Tinanggal niya dun sa pinagpakuan. Pinagpakuan niya. Nakapako kasi yun. And then yun na, pag-alis na ng parents ko, kawawa lang yung sister ko kasi naiwan siya mag-isa sa gabi. Kasi nag-start na ako sa call center nun eh. Una, ako, mangyari, alam mo yung pag, kunyari, nag-prepare ka ng, kahit nasa Baguio kami, may mga malamig na drink. Oo. Alam mo yung pag, nilagay mo sa table, yung baso, may parang bilog na, pag inangat mo yung baso, may bilog na basa. Kasi, parang nag-vaporize yung malamig na drink mo. Usually, kunyari, pag nilagay ko na siya sa kitchen, pin-repair mo, may kinuha lang ako sa kwarto, pagbalik ko, nandun na siya sa sala. Parang, baka nalimutan ko lang. Nalimutan mo, oo. Oo, pero nakikita mo, hindi, mayroong mark. Parang, okay. So, dalawang instances nangyari yun. Usually, I just give 3 chances, saka ko ina-analyze yung mga ganong bagay. Ang dami namang chances na. Oo, kasi baka maya, pagod ka lang. Minsan mangyari yun, di ba? Parang, okay, benefit of the doubt. Pinlano ko. So, parang, okay, sige. Lalagay ko talaga dun sa, iwan ko dun sa kitchen. Hindi ko gagalawin. Pupunta ako sa kwarto ko, kuha ko ng something. Dapat, nasa kitchen yun. So, inisip ko yun habang naglalakad ako kasi para matahimik na ako, di ba? So, pagdating ko, nasa sala na siya. Parang, okay. Okay, ganun. Gets ko na. Ganun. Tapos, yung bahay na yun kasi, alam mo yung pag sinabi mo sa ibang tao na, ay, maganda maglagay ng salamin sa bahay, nakakalaki ng bahay. Talagang inaccept yun ng may-ari. Naglagay siya sa dulo ng hall, may parang life size na, alam mo yung parang na salamin sa dulo ng kitchen. Sa pagpupunta ka sa firm kitchen to living room, yung hallway nun, meron ding salamin. Parang,
ah, okay, inaccept niyo talaga lahat ng sulok, lagyan ng salamin. So sabi nung may friend ako eventually na nagkwento sa akin na hindi daw okay yun. Oo. Tapos yung placement, di ba, 5 yung bedrooms. Tapat-tapat yung kwarto. Sabi niya hindi din okay yun. Kasi di ba naglinis yung nanay ko. When she opened the other rooms, just to clean, ganun, nakaayos yung mga bed. May ready tulugan. Yes. Dapat daw. Buti na lang, yung nanay ko nung kinuwento ko na sa nanay ko yun, niligpit niya. Nilagay niya lahat ng bedding sa mga cabinet, ganun. Hindi daw maganda yun. Yung mga bed na wala namang natutulog ng ilang taon, naka-ready to sleep yung mga bed. So one time, gabi na, so rest day ko, yung kapatid ko naki-sleep over sa classmate niya. Okay. Tapos, di mag-isa lang ako sa bahay. Ang nangyari, di bago kasi, syempre, pag matutulog ka, napapatay mo ng ilaw sa hallway. Yes, oo. Yung ilaw sa hallway, nasa labas ng room. So, papatayin ko na. Yung mirror, nasa likod ko. Ang kaharap ko lang, yung hallway. Sa dulo, yun nga, may shadow figure. Ang funny dun. Hindi ako nag-joke, ha? Mm-hmm. Nakatayo yung figure, and then, alam mo yung pag nakatayo ka, tapos sumandal ka sa wall, parang nakasandal sa wall, nakaganon siya. So parang, what the hell? Parang, sige, tapos tumakbo na ako, nag-pray na ako. Hindi, ano, okay, tahimik na lang ako. Ayoko sabihin sa kapatid ko, kasi siya may iiwan pag gabi, oo. Oo, saka ano, isip ko parang, very convenient to, free lahat. Hindi ako magbayad ng rent or anything. Tapos, naulit-ulit, hanggang sa, ang medyo, ang hindi ko na, yun na talaga, sabi ko, kakausapin ko na kapatid ko. Kasi nangyari, ang mali ko, tinitigan ko. Okay. Tapos, tatakbo ko. Tapos nag-pray na ako. Di ba, confident ako eh. Mm-hmm. Nag-Jesus name si ate girl. Okay na. Paglabas ko, alam mo yun, gusto mong itest yung faith mo minsan eh. Mm-hmm. Kaya ako kinilabutan yung may isa kayong nag-share din sa inyo na alam mo yung nag-gets ko yung kwento niya na naka-all fours. Mm-hmm. Na nakadapa. Hindi siya nakadapa na nakaluhod ah. Yung paa niya, naka-straight pa din. Tapos yung kamay niya, naka-straight pa din. Pero nakaharap yung face sa'yo. Hmm. Pero yun naman, shadow lang siya. Walang faces. So parang naka-all fours lang siya. Sinilip ko kasi, mali ko talaga yun ni Rong. Tapos, tumakbo na talaga ako. hindi na to, ano, basta-basta lang. Uh-oh. And then, I called my mom. Tapos yun na, nag-pray naman kami. So very okay lang ako. Yun pala, kinausap ko na yung kapatid ko. Nakita niya rin, same, sabi niya, ang mas masaklap nung naawa na ako sa kapatid ko kasi sa kanya daw, naka-all fours, tas nag-move towards her. Nanigas kasi siya. Ang mali niya, sabi niya, ate, hindi ako nakagalaw. Oo. Kasi, alam mo, ina-analyze mo din. Oo, ah, totoo. Okay. Ano to? Gumagapang siya paharap sa akin. Ah, okay. Ah, malapit na siya. Alam mo, utak niya ganun. Sabi niya, ate, hindi ko lang bakit. Sabi ko, naiintindihan kita, si ganyan din ako minsan. Hanggang sa nung medyo malapit na, saka siya nakatakbo sa room. And then, tinawagan niya rin yung mom ko. Mm-hmm. The following day, pumunta na yung parents ko. Naghanap na kami ng ibang apartment. Ang nangyari lang, edi nag-impake na kami. Usapan, confident kami kasi apat kami sa bahay. Okay lang. Yes, oo. Oo. Bukas, lilipat na tayo. Kasi, so, kaming tatlo ng mom ko, ako, sa sister ko, nag-impake na yung tatay mo, nasa sala, no, TV. So, yung bahay, kasi, mostly kahoy. So sa kanya, alam mo, inangatan ka ng kahoy tapos silang kumalabog yung kahoy. Mm-hmm. Kahoy to kahoy eh. Mm-hmm. Sabi niya, ah, in denial yung tatay ko, parang, ah, baka sa labas yun. So lumabas siya sa veranda. Ay, wala naman palang upuan dito sa labas. Mm-hmm. Yung upuan ko lang ang ano, okay, balik ulit siya. Kinalabogan ulit siya ng ano. Kasi yung sala set nila, alam mo yung may mahaba tapos may dalawang single. Yes, oo. In denial pa rin yung tatay ko the second time. Pumunta siya sa kitchen. Sabi niya, ay, hindi naman. Wala naman gumalaw dito. Tapos umupulit siya. Ginawa niya, tinitigan niya yung saan niya naririnig yung sound, yung chair na sa harap niya. Yun na, umangat tapos kumalabog. Sa harap niya? Sa harap niya. So, sa kanya kasi parang akala niya trivial lang yung nangyari sa akin ng kapatid ko. Parang ano ba yan? Gusto niyo lang maghanap ng bagong apartment? Sabihin niyo lang. Ganun.
gagastos naman kami. Kami bahala sa bagong apartment nyo. Ganun na yung tatay ko. Tapos yung nakita niya yun, malaking tatay ko, 5'11". Tapos yun lang, kinuha niya ng gamit. Hindi, magka-check-in tayo sa hotel ngayon. Kami naman, nagtatanong kayo, ha? Pag siyempre, pag yung tatay mo, sumigaw na na. Talagang agitated siya, sumigaw na siya na parang, ha? Ano ba to? Kasi nga, sunod ka na lang kasi baka hindi mo naman nangyayari. Sabi niya, liga na. Tapos kumuha na siya ng ano, ng taxi. Biglang nung nasa ano na kami, sa taxi na kami, sabi niya, kinalabugan ako. Hindi kami, ha? Kinalabugan, ha? Yung, sabi niya, talaga yung itsura niya, malaking, imagine mo, 5, malaking tao, biglang, ito yung upuan. Tapos ginanon. Ginanon talagang hindi siya maka, nagsink in sa kanya. Ginanon yung upuan. Biglang kami parang, hindi mo alam kung tatawa ka o maawa ka sa kanya na sabi ko sa'yo eh, hindi kami ano eh. Hindi kami maarte, totoo nga naramdaman niya. Oo, totoo to. Tapos biglang sa kanya ano, nagpadala na lang siya ng ibang tao to get our stuff. Hindi niya na kami pinapasok doon. Considering, I mean, iniisip ko lang, considering na yung mom mo believes it and malamang marami siya na experience, in-expect ko yung dad mo parang mas accepting siya na, I mean, mas naka-experience na siya. I guess hindi pa siya talaga naka-experience. One time lang siya. May one time lang siya din. Nangyari din sa Manila. Pero yun, lipat talaga kami agad ng apartment noon. So, ang nangyari kasi, yung apartment na nirent namin noon, alam mo yung tabi-tabi na apartment. Yeah, let's say, tatlo-apat. Kung anong nasa kabilang wall, maririnig mo doon. Hindi naman maririnig agad unless sobrang manipis, lakas. Manipis yung wall. Sobrang lakas. Dalawa yung na-experience ng papa ko doon. The following day, lumipat na kami agad. Pinag-empakin na niya halos kami agad. Tapos, malalaman na lang namin bakit. Kasi pag andun na, kasi ayaw niyang sabihin. Basta. Pag sinabi niyang ganun, syempre susunod ka na lang. Oo. When, nung gabi, may bata kasi sa kabila. Yung may-ari ng apartment katabi namin. So, may umiiyak na bata. Same voice nung bata nga, Mami, Mami, gano'n. The whole night. And then, si Mama, parang, pakasabihin na naman ni Papa na, eh, wala lang yan, gano'n. Ginising yung tatay ko. Naririnig mo yan. Alam ng nanay ko na hindi, yes, na, hindi normal. Pero parang, ginising yung tatay ko para sabihin, pag narinig ng tatay ko, baka normal to, gano'n. Kasi ayaw niyong i-accept na something stronger yung nandun. Kasi sayang yung apartment. Maganda yung apartment eh. Tapos, the following day, pinuntahan nila yung landlady. Parang, uy, kamusta na yung si ganyan? Kasi, kawawa naman siya, no? Ganon yung nanay. Sabi niya, oo nga eh, dalawang araw na sila sa ospital. Biglang, nagtinginan sila ng parents ko. Yung dalawang parents ko, parang, Tapos hindi na lang nila sinabi, pero yung tatay ko parang, Ma, narinig ko yun, paulit-ulit talaga siya. Kasi ganun siya kapag, yung, syempre hindi yun normal sa tatay ko eh. Ma, narinig ko talaga yun. Oo pa, totoo yun, narinig mo rin, sabi niya. Ibig sabihin, hindi yun basta-basta pa, sabi niya. Tapos, pero syempre yung tatay ko parang, eh, sayang naman kasi yung apartment, ganyan. Mahal maglipat, magbayad ka ng truck, gano'n. Correct. Although kaya naman magbayad, pero parang sayang sa budget. Yun. Totoo. Yung CR kasi namin, sa first floor, meron sa second floor, pero sa first floor, hiwalay yung shower tsaka yung toilet. Yes. Yung toilet, merong, alam mo yung parang, alam mo yung pintuan sa mga, pag nag-CR ka sa dressing room, yung parang, kita mo yung sa baba. Oo, kita mo yung sa ilalim. Hindi siya totally, ano. So, pag may naglakad, kita mo. Oo. So, syempre, may nagsishower. Doon nag-CR yung tatay ko. So, habang nasa trono siya, ganyan. May paano ng bata dumaan. Inisip na lang ng tatay ko, baka pamangkin ko to. Hindi, sige, kalma lang siya. Kasi dalawang beses dumaan siya. Baka nasa CR na. So, binilisan niya. Kasi baka pumipila tong batang. Yes, so, may gawa pa siya na, may CR sa second floor, sabi niya. Doon ka na mag-CR, sabi pa ng tatay ko. Edi, okay lang. Pero dumaan pa din. Edi, sinabi ulit niya, okay, uy, may CR sa second floor. Doon ka na lang. Pero binilisan pa rin niya. Paglabas niya, nawala. Hindi, tinanong niya yung mom ko. Tsaka yung kasama namin sa bahay.
Sabi niya, andi ka ba yung mga pamangkin ko? Kasi si Anna, si Arna yung bata eh, ganun. Ha? Wala, tayong tatlo lang po dito, sir. Hinatay ko parang, sisiyar pa ba ako sa taas? Sinabihan ko yung napumunta sa taas. Pananay niya. Ayaw na tuloy niya mag-CR sa taas kasi inisip niya, whatever that is, sinabihan niya na, doon ka sa second floor na CR. So sabi niya, hindi na to worth it kung hindi ako pwede mag-CR sa sarili kong floor. Sabi niya, after noon, yun, nag-impake na kami. May nag-contact na lang may mga family friends na meron ready houses to move. Nag-move na kami within that day. Kasi sabi ng tatay ko, natatawa talaga ako eh. Hindi pwedeng hindi ko magamit yung sarili kong CR. Kasi nga, sa isip niya talaga, sinabihan ko kasi yun na pumunta sa CR ng second floor. Siguro isip niya yun. Siguro sa isip niya yun. Pero hindi kasi, hindi naman sobrang ano yung tatay ko eh. Nalalaman lang namin pag sa yung mama ko nga nag-ask na mag-pray. Yes, oo. Ganon. Saka lang namin nalaman. Feeling ko yung mama mo, I mean, pinanghanak siya siguro with it, no? I mean, for her, parang kung yeah, ganyan na siya kakalm, kagaya nga nang sabi, natawa ko doon sa email mo na, sige, pipigayin ko nanay ko sa kwento. Oo, kasi nakwento niya yun na ano, dati kasi, yung lolo ko kasi, ano, engineer. So, actually, lahat naman sila. Lahat sa side ng nanay ko. Meron. And tatay ko, engineer sila lahat. So, ah, okay. Yung lolo ko, minsan, ang bayad sa kan, may isang client na nagbayad ng bahay, mansion, ng bata. Nung siguro mga ano na yung nanay ko nang high school daw. Hindi, syempre, kunyo mo na, mansion eh. Syempre, hindi mo naisipin yung catch. Bakit? Okay. Diba? So, ang nangyayari, kaya yung nanay ko, parang may scar siya sa baba niya. Kasi, sa stairway, may dalawa. May okay. Dalawa doon. Ano so, daw? Iniwasan niya. Dalawang elemento tao ko, o? Hindi, face ang nakikita niya. Yun okay. Ang ano, hindi ko kaya. Okay. Sabi ko, paano yun? Okay lang, ganun siya. Wala naman siya magagawa sa akin. Ganun lang siya. Pero ako, parang ako hindi ko ma-picture na ganun. Ayoko, hindi ko kaya yun. Kaya siya nadulas. Nadulas siya sa stairs. Tapos sinabi niya doon sa lolo ko. Kaya sila lumipat. Mm-mm. Yung lolo ko, nagets ko na nakakakita din siya. Kasi, nung college na ako, sa QC, nagkaroon kasi ng instance na pinatira kasama ko sa bahay. Ang kasama ko sa bahay lang nun, lolo ko, tapos yung yaya ko, yun lang. Mm-hmm. Siguro first 2 years ng ano ng college ko yun. Hanggang sa pinamove in na namin yung tita ko para madaming tao sa bahay. Dahil lang sa instance na to. Mm-hmm. So, ang nangyari, umaga yun. So, may dalawa kaming sala. May sala na pagkabukas ng pinto, sala yon para sa bisita. Meron ding sala para sa pamilya. Ganun. Mm-hmm. So, yung lolo ko, na, may bisita ng umaga. So, dun siya nakaupo sa sala ng bisita. Okay. And di, pagpasok ko ng door, di, nagkakwentuhan kami ng lolo ko, dumaan yung yaya ko. Pero hindi namin nakita yung mukha. Okay. Disheveled. Yung hair niya, yung gulo-gulo. Yes, oo. Tapos, pero alam ko yung suot. Tapos, pati yung features. Kasi yung kamay niya, may certain deformity yung isang kamay niya. Okay. Naka-function, pero alam mo yung shape. Yes, oo. Tapos, same shape ng kamay niya. So, damit. Pareho. Tapos, tinawag ng lola ko. Hindi siya pinansin. Eh, di nagalit siya. Tinawag ko din, ate, tapos dumiretso sa room ko. Parang sabi ko, baka busy. Gulo-gulo nga yung buhok eh. Tapos, di nagalit ni lolo. Sabihan mo yan ah, hindi ata ako nire-respeto or anything. Ganyan. Kasi tinawag ko, tapos nisnab lang ako. Hindi, grabe kung ikaw lang yung, hindi porket yaya mo yan, eh, ikaw lang yung, ano, sisibuhan niya. Pero mabait kasi yun. Mabait yun. Bait ni lolo ko, tutulungan niya. First time na ganun. E di, galit nga yung lola ko. Sabay nag-open yung door. Dumating yung yaya ko kasama ng lola ko galing palengke. Kami ng lola ko parang nagtingin na kami na, shit, sino yun? Tumakbo ko sa kwarto ko kasi parang, sino yun? Oo, sino yun sa kwarto mo. Tapos, ha? E di, kami parang nag-usap kami ng lola ko. Lo,
Eh, syempre, sayang na naman din yung bahay. Oo. Eh di, sayang yung bahay. Di, mahirap magbenta ng bahay tupa. Eh di, lolo ko parang, ganito na lang. Yung kwarto ko kasha dalawang bedroom. So, sabi niya, palipat natin yung higaan. Kasi meron akong sala sa kwarto. Tinanggal na lang yung sofa sa kwarto. Ginawan yung bed. Ako, inisip ko na mas okay nakasama ko sa kwarto na lang. Hingyaya ko. Parang hindi ako takot. Tapos yung kwarto niya, na ano, lumipat yung mga tita ko na may mga bata. So at least, maingay. Mm-hmm. Kasi tahimik yung bahay masyado. Bro mo, matandang, dalawang matanda. Tapos ako palagi nasa school lang, sa tahimik. Sabi niya, dapat maingay, magulo, ganyan. Actually, same yan sa kwento ni JJ, yung sa bahay nila na, kung alala mo sa yung episode ng Malevolent Spirits na meron niyang something dun sa bahay nila. So, ginawa nila is palagi nilang tinauhan. Palagi may tao, palagi masaya. Totoo. Nag-i-invite na sila. Nag-i-invite sila ng mga bisita. Totoo. Totoo yan. Kaya tuloy palagi kami maraming bisita, pakape, ganyan, pamerienda. Ang hindi ko magets yung parang doppelganger. I mean, parang similar. Again, marami siyempre iba-ibang klaseng doppelganger, pero similar sa kwento ni Sam yan na, ayun ko kung natapos mo yung episode ni Sam na yung merong nanliligaw na ginaya siya. Ay, ang creepy noon. Pagbukas ni Sam ng door, kasama pala, akala niya kasama niya si Sam. Kaya ako naalala sa kwento mo is, pati yung damit, pareho. Oo, pareho. Second instance ko na. Ang second instance, ang malala, sa church. Sa church yan. Christian kasi, ang nangyari kasi niyan, yung church lumipat sa, ganito yung backstory nung nilipatan ng church. May Chinese na nag-offer ng mansion for 8,000 a month. Siyempre, sino bang hihindi doon? Malaking ano, malaking mansion, may 8 parking garage sa loob, tapos sa may 4 sa labas. May swimming pool, tapos may malaking ano, malaking pwedeng, yun na, pwedeng lagyan ng church service kasi malaki yung living room nila. Kaya sila umalis agad. Ang nangyari kasi nasa village siya sa Tandang Sora. Yung dalawang village na magkatabi, nag-usap sila na, pagdugtungin natin yung village natin. Nag-create sila ng road. Yung road, sakto sa tapat nung mansion. So, naging tumbok yung mansion. Oo. So, sa kanila, ayaw nila ng tumbok. Totoo yun. Oo. So, ang nangyari, umalis agad daw yung, nung nabuo yung street, nung nag-start yung street na yun, village to village, umalis sila agad. Tapos, yun nga, nilagay nila sa market. Ang nangyari, lahat na nagre-renta, umaalis agad. Hanggang sa, syempre, in-offer nila, o church naman yan, so 8,000 na lang. Hindi, syempre, yung church parang, ay, okay yan, ganyan. Mm-hmm. So, mga first year, medyo marami-rami pa. Pero nung mga second year, wala na. Wala nang nararamdaman yung mga church workers na nag-stay dun sa church mismo. Pero first year, may nararamdaman sila? Oo, umiikot daw sa bahay na may chains. Oh my. Gabi, umaga, anong, kailan na rin naririnig? Pagtulog na sila, maririnig mo. Kunyari, kasi pag nasa, yung tulugan nila, nasa ilalim ng building. Para may mga rooms doon. So, maririnig nila yung mga nasa taas kasi kahoy siya. Pero yung buong living room, kumbaga yung church banda, marmol na floor. So, ang nangyari kasi, may parking, may gate, may parking. Tapos may parang mga 5 stairs lang, tapos may balcony, tapos pasukan na. Mm-hmm. Sa tapat nung stairs, may parang may upuan dun. So, pag umupo ka dun, hindi ka kita dun sa loob. So, syempre, loko-loko kami ng friend ko. Church kasi yun. Kapag every Wednesday, parang may prayer meetings. Kanyari, anong prayer request mo, I'll pray for it. Prayer request ko, you'll pray for it. Parang ganun. Yes. Syempre, kami, hindi kami pumunta sa mga matatanda kasi maraming mga pamilya dun tao. Maraming request. Oo. So kami mga, syempre, bata kami. O, okay ka lang? Walang problema? O, okay na. Pray lang tayo. Sabay lang tayo. Go. Ganun. Pasaway kami. Nagtatago talaga kami dun sa labas. So, natapos na kami less than 5 minutes. Mga 3 minutes tapos na kami. Mga ganun. So, habang nakaupo kami dun, isa sa
female na church worker, nakita namin pumasok from the gate. Pero disheveled yung hair, alam namin yung damit niya. Mm-hmm. Pero yun nga, naalala ko yung sabi mo, hindi okay yung lakad. Alam mo yung lakad ng mukhang natatait na nagmamadali? Mm-hmm. Hindi yung lakad niya, tinatry mong, kasi alam mo yung pag natatay ka, tinatry mo maglakad ng normal, pero it looks awkward. Yes, oo. Ganun yung lakad. So kami, nagtatawa na kami, yung kasama ko parang, tignan mo, siguro natatay yan, natatawa na kami. Mm-hmm. Pero hindi namin, tinatawag namin, wait, dito ka na lang. Ano, tapos, hindi kami pinansin. Sabi niya, baka nga natatay yun. Satawa na kami. Habang tumatawa kami, pumasok yung isang elder doon sa door, sa gate. Kayong dalawa talaga, tawa kayo ng tawa. Bakit? Sabi, hindi mo ba nakita na nasa galing sa labas si ano, yung girl? Hindi. Andun ako sa labas ng gate mismo. Kasi doon nakapark yung kotse ko. Sabi niya, ha? Hindi, pumasok talaga si ano, nakita nga namin eh, kaya kami nagtatawanan. Ah, walang pumasok ng gate. Ako yung nasa labas ng gate. Hindi kami parang, sino yun? Tapos habang nagdi-discussion kami tatlo, dumating yung totoong girl. Yung person na yun, oo. Same damit, pero yung hair niya, ayos. Naka-braid na. Yung sa girls, kasi yung sa gilid ng hair, mahirap mag-braid ng ganun. Hindi yan mabilisan. Mm-hmm. So, paano niya nagawa yung hair niya agad? Tapos tinawag namin. Sabi niya, di ba galing ka sa gate? Sabi niya, hindi. Nagpe-prepare ako ng coffee. Ha? Hindi. Galing ka sa gate. Ano ba kayo? Kami parang sobrang disheveled kami na parang, hindi, nakita talaga namin. Tapos, biglang, ever since, hindi na kami nagloko. Hindi na kami tumataka. Sineryoso niya na. Oo. So parang lumalabas is common denominator nung dalawang experience mo is magulo yung buhok. Meaning hindi nila, or tsaka yung lakad. Technically, hindi ko nakikita yung muka. Hindi ko nakikita yung muka. Tapos parang awkward nung lakad. Yun nga, yung lakad nga ng taong. Alam mo, nitry nilang idiretso yung lakad pero parang natataya. Parang tina-attempt nilang maglakad parang tao. Parang gano'n. Oo, parang gano'n. Sa matanong ko lang, yung nakita mo bang doppelganger mo sa dun sa apartment niyo? Naalala mo ba kung sabog rin yung buhok or hindi mo naalala? So first, laging magulo. So secondly, naka-ganun ako eh, naka-hoodie siya eh. Ah, naka-hoodie nga pala, tama. So hindi mo mapansin ang buhok, tama. Oh my God, pero pareho kayong damit? Pero hindi yung specific na damit ko ng araw na yun. Kasi yung dun sa apartment na ginagamit namin before, yung pantulog ko talaga, yung oversized na black hoodie ko. Yung pag doon ako matutulog, yun lang ang ginagamit ko. Kasi kahit mabaho yung dead malang ako kasi pinatutulog ko lang naman siya. So, I feel as if pinag-aralan niya kung ano ang itsura ko. Mm-hmm. Kaya yun yung mimic niya na yung hoodie ko, yung shorts ko, yun yung ginamit niya talaga. So feeling ko talaga, when it comes to doppelgangers, this parang feeling ko meron silang certain intelligence na pinag-aaralan ka muna nila bago kanila talaga i-fully mimic. Oh my gosh. Paano pa kaya yung ano, yung voice mimic? Na-try ko na yun. Normal ka. Oh my gosh. Naisip ko talaga, natakot ako. May one time, ito na yung sa Batangas. Mm-hmm. So, ano yun, church camp. Usually ganito, mga gantong time, summer camp. So, yung mga bata, syempre, medyo mahal yung bayad kasi nagre-rent kami ng resort. Yes, oo. Pero may isang missionary na mayaman pala sila. Meron silang ancestral house sa Batangas. Mm-hmm. Let's say, isa to sa related sa isang hero, national hero, ganyan. So may malaking mansion sa Batangas, sa big white mansion. So sabi niya, doon na lang, kasi two stories yun, pero yung kwarto, kasa isang basketball court, yung isang kwarto. You can use na may dalawang kwarto sa taas, saka sa baba, kasa na kahit maraming bata. So sabi namin, uy, okay to. So cheap na lang yung babayaran for the camp, kasi pagkain na lang. Yes, kasi wala nang ano, tsaka yung transpo. From QC to Batangas, which is mura lang naman sa gas. Kami yung nauna. Tatlo kami. May mag-ate, tas ako. Pagdating namin doon, ang sumulubong sa amin, may dalawang matanda na caretaker.
Yung dalawang matanda, doon sila tumitira sa bungad ng mansion. May room doon. Doon lang sila. Tapos, tinor nila kami. So, binuksan na lahat ng ilaw. Unang room na dinala agad kami doon. Meron silang, alam mo yung kadena na pang pitbull? Yung makapal. Okay. May isang room na nakakadena. Inopen lang nila just to show it na ito yung collection nila, doktora na ano, na mga Santo Niño. So, different shapes and sizes. Isang room yun. May bago, may luma, may flashy yung damit, merong may pambata yung damit. Iba-iba. Tapos, pinakita lang sa amin, ay, cool, ang ayos to, ah, ganon. Tapos, may, yung room lang na yon, tapos may CR na malaki, tapos yun na yung room. Ay, yung room ng first floor. May bed kasi doon. Ang problema lang, yung bed, parang dalawang king size na pinagtabi. Sobrang laki na parang, hindi kami sanay. Hindi ako sanay sa ganong kayamang bed. Edi, sa floor kami natulog. Uh-huh. Meron silang, marami kaming, alam mo yung Eurotex na foam, yes, na interest na naikot, naging bag. So may ganon kami. So may tig-isa kami. Tatlo. Siyempre, duwag kami. Nagtabi-tabi kami ng ano. Nung gabi na, ako yung nasa gitna nung mag-ate. Wait, so ilang pa lang kayo nandun sa bahay? Parang tatlo lang. Tatlo lang talaga, okay. Tsaka yung dalawang caretaker, pero sila, dun sila sa labas na natutulog. Hindi sila natutulog sa loob ng mansion. Hindi sa bahay. Oo. So kayo lang nandun. Namin yung tatlo yung sa loob ng mansion. Tapos, nung gabi na, kasi ako sanay ako matulog under the pillow. I don't know why, pero ganun ako matulog. Ang naririnig ko, nag-uusap yung mag-ate. Pero ang same boses, pero hindi mo kahit umangat na ako dun sa, syempre, chismosa tayo. Yes, oo. Inangat ko yung ulo ko. Dun sa, ano, sa pillow, parang, oh, gusto mo marinig yung pinag-uusapan nila kasi kanina pa sila nag-chichikahan. Pero walang words, parang kunyari kakausapin kita, Tapos nagre-respondan sila. Parang, ano kaya to? Parang ako naman, parang dahil. Sabi ko, baka nananaginip ako. Tignan ko nga yung cellphone ko. Naglaro pa ako ng game. So parang, okay, hindi ako nananaginip. Tapos, minessage ko pa yung friend ko, nananaginip. Tapos, reply mo nga. Tapos nag-reply, ano ka ba? Okay, hindi ako nananaginip. Ganun. Kasi baka alam mo yung nasa dream mo ba, dream car. Yes, oo. Tapos, syempre, pag gising ko, pag nakita ko yun sa messenger ko or ano, alam kong hindi ako nananaginip kasi nasulat ko doon. Pag gising ko, edi nakita ko yung tinipe ko, nananaginip. So, hindi ako nananaginip. Totoong narinig ko yun. Nagkakwentuhan sila, pero the whole time, 30 minutes kong tinatry, hindi ko maintindihan yung pinag-uusapan nila. Pero babaeng boses, ganun ba? Sila, same na boses nila, nag-uusap, pero walang words, parang, ganun lang. Ang weird. Pagising namin, may breakfast na. Naisip namin, ay, mamihanap, mainit pa yung food. Tignan natin yung room sa taas. Kasi kung kasing size ng room natin sa baba, edi tignan namin, okay. Kapal na mukha, pero walang nagtutour. Kami na yung nagtour sa sarili namin. Wala naman kasi sa loob. Oo. Kasi yung may-ari, dadating pa lang, yung parang may-ari, yung kamag-ari, yung parang isa sa anak, dadating pa lang nung araw na yun. Kasi, wala, excited kami. Ngayon lang kami nakita ng mansion. So, hindi, umikot na kami. Hanggang pagbaba namin sa stairs, may Santo Niño. Hindi, oy, ang cute. Di, kinuha namin. Ganyan. Pagbaba na naman namin, meron nga doon sa table na umupo na kami doon eh kasi dapat mag-breakfast kami. Meron ulit. Saan? Nasa table, sa table sa stairs? Sa table. Meron sa stairs, meron sa table. E di, ito talaga sila man. Ang lakas mang trip. Ganun kami. Tapos may isa pa doon sa tabi kasi ng table, na yung mga long table, may parang may cabinet na may mga lahat ng mga candelabra, mga yes, ganun. Tapos may mirror na, bonggang mirror na malaki. Meron ulit doon. Kami naman, kala mo, nagdadampot na mga dolls. Pinalik namin doon sa room. Open yung room na nakakadena nung gabi. Okay.
yun nga, hindi pa namin nalimutan namin kunin yun nandun sa tapat ng table. E di kinuha na namin. Nung hawak na namin, dumating yung dalawang caretaker. Tapos, sabi nila, eh, pasensya na maling ka kami. Tapos, nakatitig sila sa hawak namin. Na, yun nga, hawak namin na yung mga santo nila. Maglang, nanlaki yung mata nila. Tumakbo sila dun sa room. Ang ganap pala, yung susi, tig-isa silang susi, tsaka yung may-ari. So sila, yung isa, kinuha yung hawak naman sa santo ninyo, dinaletso sa room, kinadena. Yung isa, nagpapanik, tinawagan yung doktor, yung may-ari ng mansion, na dumaan po ba kayo? Mm-hmm. Sabi niya, hindi, mamaya, itutour namin yung mga bisita. Kami, itutour kami mamaya. Yes, so, uh-huh. Tapos, ang ginawa, nakakatawa yung dalawa, kinuha yung mga food namin, tapos doon na daw kami kumain sa kanila. May alam na sila? Eh, kami, okay lang. Oh, okay, san? Ah, parang okay, chill lang. Ganun. Inantay nila dumating yung may-ari. May-ari. Ang ano pala, may isa pa silang hindi nakuha. Doon sa kwarto namin, may isa pa doon na namasyal. Pero yun yung may hawak na ball, tapos may stick. Yes, oo. Yun. Yun yung nasa room namin. Eh, di talagang doon na kami kumain. Sinama na kayo. Tapos inantay namin dumating yung ano. Ang ano pala, sinabihan ng may-ari yung ano na dapat hindi nila in-open yun. Sila lang magtutour doon sa room na yun. Yung nakakadena na room. Dapat yes. Yung may-ari lang. And then, yun na. Nag-proper introduction na ito yung room namin. Collection to from passed down from the whole family, ganon. Nakaka din na to. Pero sa kanila, nakasmile lang sila, pero kami takot na. Parang, nakaka din na to kasi namamasyal sila. Pero yung magpwento nila, very casual. Pero kami, na-realize namin na, so hindi sila caretaker yung naglagay sa stairs tsaka sa tape. Saka nagsisink in yun na parang, yes, oh shit, hindi pala yun, ano. So sila yun namasyal, ganon. Oh, alam mo ang weird, ang dami kong sa ibang podcast kong pinabakinggan. Madaming kwento nga na yung mga rebulto, yung mga Santo Niño na gumagalaw, naglalakad. Naawa tuloy ako sa sa caretaker na dalawa. Paano kung isang kwarto na may 30 plus? At 30 plus halos 'yun, wow. 30 plus. Tapos iba-iba pa yung may bago, may mga na wash out, ganun. Feeling ko ako lang to again, based sa mga narinig ko kwento is parang sinasabi nila pinapasok, parang pinoposes yung mga bagay na gano'n. Hindi ko alam kasi parang yun yung theory ko sa gano'n. But usually kasi lalo na for me, I don't know about JM and the rest, but for me kasi specifically pag lalo na paglimbawa, rebulto ng for example, yung Santo Niño or yung Mother Mary, ganyan. More on demonic possession yun kasi blasphemy. Oo. Pero for example, yung mga, like, di ba nakwento ko na sa'yo ito, yung yes, oo. Yung mga, ano to dito, yung mga life-size dolls ng lola ko na pinag-tripan ako. Oo. Ay, oo. Tama, oo. Sa ibang episode pa pala natin, hindi ko pa na-edit yun. May maganda kwento si Sam doon na. Nirayot ako. Dinambahan siya. Dinambahan siya ng mga ano. Ano yun, Sam? Mga rebulto. Dolls yun. Oh, parang dolls, di ba? Tama, dolls naman. Life-size so, dolls. Mga, siguro mga 4 feet yung pinakamataas ako. Parang pala yung ano, nung tinour na kami nung may-ari, edi kami, nung sa taas pala, marami pa silang yung mga antiques na alam mong medyo mahal. Kasi pag tinignan mo yung bahay, wala namang security kasi minintain nila yung pagka-old school ng house. Kasi parang, buti hindi po kayo nananakawan. Ang sagot lang ng may-ari, subukan lang nila. Ganun lang. Para ko realize ko tuloy, oh shit, kung magnanakaw ka, good luck. Baka nga may something sila. May alam silang hindi nila kinukwento sa inyo. Feeling ko. No? Wag na lang nila ikwento. Parang ayoko na tumuloy doon. Pero simula nung inintroduce kami doon sa room, nung may-ari mismo, pag lunch na, kahit nung natuloy yung camp ng mga bata, wala, hindi sila lumabas, hindi sila ano. Kinausap sila nung may-ari na maraming kids na pupunta doon and stuff na walang na-bother. Sorry, minimo kinausap nung may-ari yung mga santo-santo? Feeling ko. Kasi nung pumunta siya doon,
kumain lang kami, and then doon na sa mismong table nila doon sa loob mismo. Pagkatapos, nag-excuse na siya, punta siya doon sa room. Sabi ng mga caretaker, pupunta siya doon, pinapalitan niya yung mga damit. Mm-hmm. Kasi marami, may wardrobe yung mga, ano nga, santo ninyo, may iba't ibang niya. Damit. Oo, may iba't ibang pinapalitan niya talaga, pinupunasan niya. Tapos, kami, ako naman, dahil nga may issue ako nung gabi, naririnig ko nga sila. Mm-hmm. Gusto ko nga sila i-confront, parang anong ganap, ganun. So, nag-aya ako lumabas sa ano sa mansion. Yes. Nung nandun na kami sa labas. Gabi. No, sorry, gabi ito, no? Gabi. Lumabas ka ng gabi. Ano, nung umaga na. Oh, umaga na. Okay, okay. Pagkatapos na kami, nung after nung tour, nung may-ari. Tapos siya, nagdadamit-damit na siya doon. Yun na, nag-aya na akong kausapin yung dalawang mag-ate. Sabi ko, ano yung pinag-usapan niyo kagabi? Kasi magdamag kayo nagkakwentuhan, hindi ko maintindihan. Sabi nung isa, hindi, kayo yung nagkakwentuhan. Hindi ko nga maintindihan eh. Ako parang, hindi talaga. Tapos yung bunso, sabi niya, hindi, kayo ni ate yung nag... So kami yung tatlo pala nakakarinig. Nagpapakiramdaman pala kami magdamag. Na naririnig nung isa, na kayo. Nag-uusap kami. Oo. Ako, naririnig po mag silang dalawa. Malinaw na malinaw. Parang hindi ko alam bakit. Parang, ako, parang kami pinaglaruan. Oo. Pero same voice. Wala lang words. Posibleng yun yung mga ano eh, di ba? I mean, again, pwede. Speculation. Pero, oo. Tsaka parang siguro, dahil hindi pa sila nabilinan, nag-protect sila ng bahay. Di ba? Parang oo, sino parang mga, siguro sino magnanakaw to? Tong mga oo. To. Oo. Sino tong mga intruder na to, di ba? Oo. Nagbantay. Kasi after na na-introduce na kami ng may-ari, wala na. Wala na. Okay, smooth na yung ano, wala. Walang... naliligaw, ganun. Mm-hmm. Pero nakakadena na siya ever okay. Since. Parang nag-spend mo na ng time yung may-ari dun sa room na yon sa kanya kinadena. So the whole 1 week na nandun kami, wala na at all. Naka-experience, wala na, oo. Walang naka-experience. Kahit sa mga, pero kami, syempre tahimik na lang kami. Ang nakaalam lang yung pastor. Kinuwento, sinabi namin agad. Tapos he prayed for it. So, dugtong ko lang yung sa Baguio. So, di ba, nagpabili na ako sa next na kumpanya. Mm-hmm. Kasi Pioneer account yun. So, okay. Ano meaning nun, sorry? Pioneer, kumbaga, bagong, kunya, sa call center, may bago silang kliyente. Ah, okay. Tapos kayo yung unang team na hahawak nung... Oo, kayo yung wave one. So, yung wave one. Ang nangyari, wave one kami, tapos... kami yung second building, kumbaga site 2, ganyan. So, ang tao lang sa building, yung classroom namin, at saka 4 floors na guard. 4 stories kasi, yun lang kasi pwede sa Baguio nun. Pagbukas mo na elevator, yung may guard podium, ganyan. Ah, okay, I get so. Tapos, yung guard lang na nandun, 4 na nasa bawat floor, tapos sa reception, sa labas. Yun lang. First week namin, siyempre, duwag-duwag pa. Siyempre, pag babae, uy, CR ka ba? Uy, ikaw din. Di saway-saway kami. So, tatlo kami nag-CR. Nauna ako natapos. So, nag-flash na ako, dumiretso ako sa sink. Yung second na kasama ko, lumabas. Paglabas niya, merong nanggaling sa cubicle niya, papunta sa cubicle na pinanggalingan ko. So, kami, nanigas na kami. Oo. Kasi, naghawak, syempre duwag, naghawak uh-oh. Kamay kami. Oo. Tapos, kahit ano, yung babae rin, kamay. Babae rin nakita niyo. Hair lang, tapos hair likod, lang. Diretso lang, pumasok doon. Naghawak kamay kami, tapos piniga pa namin yung kamay namin isa't isa kasi nag-flash. Ang masaklap noon, sa katabi noon, may friend pa kaming nagsi-CR. Mm-mm-mm. E di, hindi mo alam kung tatawa kami o hindi. Sabi niya, B, masakit ba tiyan mo? Nagsasalita siya. Kaya sabi, flush ka ng flush. Kami, nakatayo ng dalawa doon. Sa labas na. Akala niya, kinakausap niya kami. Di, pigang-piga na yung kamay namin. Kasi, hindi, ayaw namin tumakbo kasi may friend pa kami nasa CR. Oo, bait niya naman. Di, lumabas na siya. Habang nagpa-flush. Hmm. So siguro, nakita niya na kami tapos yung mukha namin, putlang-putla na. B, yun lang, wala na kami nasabi. B. Tapos sabi niya,
Sorry. P-word. Okay lang, okay lang. Okay lang. Flash, sabi niya. Yung alam mo yung unang nasabi niya, yun na. Parang, Hindi, pinush na yung door. Alam mo yung pag sa CR, pag pinush mo, magsiswivel agad, di ba? Parang sa mga Jollibee, ganyan. Yes, swivel mo. Diba? Pag push niyang ganun, nag-halfway lang. So may tinamaan. Oo, nagsisigaw na siya. Insisayo, ganun na siya. Kami, naninigas pa rin kami sa lababo. Hanga lang. Tapos hanggang sa naghawak na kami, hinila niya na kami, lumabas na kami. Tapos biglang, yung guard nakatingin lang. Sabi niya, kuya, may iba pa bang pumasok? Ah, nakita niyo? Sabi lang niya ganun. Kuya, sabi niya, totoo. May lumapit kami. Kuya, may pumunta sa kanya. Ito namin. Sabi niya, oo, meron talaga dyan. Kuya, sana naman bago pumasok, kasama yan sa introduction na kasama sa tour yan. Kasi tinorin nila kami. Parang ito yung mga training rooms. Dito kayo sa production. May plastic pa yung mga upuan. Ganon. Kasama yun dapat sa ano, sa tour, kuya. Na dito sa CR na to, may ganyan. Ganon yan, kuya. Mag-iingat kayo. Oo. So, lunch, ano yung lunch break yun eh. Pagbalik namin ng classroom, pumunta na agad kami ng room, training room. Numumutla kami. So, kakausapin na natin yung trainer natin. Pagdating namin, may kausap na agad yung trainer namin. Lalaki. Sabi niya, later. Sabi niya, boss, namumu kami. Sabi namin. Tapos, syempre, sinigaw kami na EOP. Dapat English. English only okay. Policy. Sabi niya, eto may mic na lang kami kasi paano mo Englishin yun, namumu kami, di ba? Ang hirap Englishin yun. Namumu kami, edi napaisip pa kami. Paano natin i-Englishin yun, namumu kami? Tapos, di, tinawag niya kami, di, okay. Kasi pala, yung lalaki, sa kanya, mas malala kasi mag-isa lang siya. Okay. Imaginin mo, kunyari, may lima na urinal. Siyempre, ikaw, sa gitna ka pa pwesto. Yes, oo. Unang instinct daw ng lalaki yun eh, sa gitna pa pwesto. So, habang umiihi siya, kalagitnaan, may nakatayo sa dalawang side, peripheral niya. Ang malala nun, isip mo, tatakbo ka ba na may wiwi ka? O tapusin ko to? Totoo. So, sa kanya, naiyak na lang. Sorry, natatawa ako. Uh-oh. Naalala ko talaga yung, yun nga, umiiyak na siyang kinakausap yung trainer namin. Kasi nga, naiyak na lang siya. Kasi, kailangan mo ituloy ihi. Ano yung nakita niya? Umiihi rin. Nakatayo lang. Peripheral niya, may dalawang nakatayo na shadow sa dalawang sides niya. Okay. So, kami parang, naawa kami talaga sa kanya kasi siya, kami, yung mga kami, namumutla lang kami ng girls. Sa kanya, naiiyak siya. Oo. So parang, shit, iba yun. Parang hindi ka pwedeng fight or flight kasi nasa Totoo. Gitna ka ng ihi mo. Totoo. Parang, ayun, naiiyak na siya, tinapos niya ihi niya. Sobrang naawa talaga ako. Oo, naawa talaga ako pag ini-imagine ko yun. Parang, shit. Kahit siguro ako, hindi ko lang gagawin ko pag nasa gitna ka ng ihi mo tapos may ganon. Parang ano ba yan? Tapos yun, tinapos niya hanggang naiiyak na siya. Kahit talaki ito ah. Oo, kasi totoo. First time niya eh. First time naman. Ma-imagine ko naman. Na may dalawa sa gilid mo. Tapos parang wala. Tinapos niya na naiiyak siya. So after 1 year, naging trainer na din ako eventually. So alam mo yung switch na kapag pinatay mo, may parang ilaw. May light yung switch mismo. Pag pinatay mo, Oo, yan. So, pag sa dilim, alam mo kung nasan yung switch. So, ganun yung mga switch namin. Usually, tigda dalawa yan. Ganyan. So, tapos, yung door ng training room namin, so imagine mo, saradong pinto, tapos may parang isang dangkal na kalawak na salamin. Para, from waist up, so, pag nakatayo ka, siguro hanggang bewang mo hanggang pataas. Para, kita, pwedeng may sumilip, ganon. So, habang nag-discussion na ako, nakikita ko nang nag-on yung light dun sa maliliit na switch. Parang, sige, okay lang, tuloy pa rin, dapat professional tayo. Yes. So, tuloy pa rin yung discussion. Kaya ko pa, okay lang naman eh, switch lang naman eh.
Pero nung ang fear ko kasi palagi, alam mo yung noo hanggang ulo na vision. Ano yun noo? Na sumisilip. Alam mo, imagine mo kunyari, pag hinilagay mo yung kamay mo sa taas ng kilay mo, yung ganun lang yung nakikita ko. Like, okay, okay. Noo, oh. Tas hair. Noo, oh. Lang tsaka hair. So, nakita ko dun sa glass, noo tsaka hair. Para mag noo at hair, ibig sabihin, bata, maliit lang yung katayo. Bawal ang bata sa amin. Bawal. Hanggang pa lang sa reception, hanggang dun lang. Wala namang trick or treat na ganap. So, ano, yun na. Yun na talaga ako. Parang, okay, class, mabilis ang break lang, ganun. So, pinag-break ko na lang sila. Pero po, dumiretso na ako sa training room. Namumutla na ako. Sinabi ko sa boss ko. Tapos yun, nag-open up yung ibang trainers din na buti na lang, tinigil mo. Kasi after nun, baka makita mo yung face. Kasi iba, may isa na nakakita ng face. Kasi hinayaan niya eh. Parang may sumisilip na, sige, tuloy-tuloy pa rin discussion. Siyempre, mapapatingin ka talaga dun. Hanggang sa face na yung nakita niya. Ng bata? Oo, ng bata. Pero yung face, walang eyes. Daw. Ako, hindi ko nakita. So, parang kinuwento lang sa akin. Parang, shit, ayoko na tuloy maging trainer. Ayun na naman. So, last na, ano, na batch ko na yun, nag-apply na ako ng ibang post. Nag-communications coach na ako, tas TL. Pag ganun, nasa floor ka pa rin? Hindi na? Oo. Nasa floor na ako nun. So, ito na yung last na story ko na sa ano na yun. Since may experience ako sa training, tapos sa communication, saka yun na, TL na ako nun. So, dumating na client. 1 hour bago mag-shift, kasi opening kami nun, wala pang tao. So, ang tao lang sa floor na namin na yun. Yung closing na shift, nasa third floor. Kami sa fourth floor, empty pa yun, kasi mapupuno na lang yun ng gabi. So, ang tao lang dun sa floor na yun, yung guard, kasi secured yung account na yun eh. So, bawal, chine-check lahat, bawal anything. So, ang tao lang ako, yung client, na dalawa, saka yung guard. So, doon kami sa station ko. Ang pwesto kasi ng station namin, tapat-tapat yung mga computers sa mga ahente, tapos ikaw, ano ka, tumbok kami para kita namin lahat. Ganun. Sabi nung, edi nag-set up na ako, sabi nung isang client, ay, kasi so 2 hours earlier kami nandun. So, talagang walang taas. Sabi niya, ay, ang aga ng agent mo ah. Sabi niya ganun. Ako, natigilan ako. Parang, ay, nako. Hindi ko kasi, syempre, pag bagong kliyente, hindi mo sasabihin yung mga ganahan. Yes, totoo. Edi ako, tahimik lang. Kasi baka na mawala eh. Hanggang sa yung isang client mo nagsabi na, ah, okay yan na. Ano yan, maaga sila tapos, ano, kumakain sa pantry, ganyan. Edi ako, tuloy na lang po natin to, boss. Kasi, ano, wala po akong agent na maaga. Uh-oh. Honda po. Ang tawag kasi namin Honda yung mga agents ko. Honda kasi Honda Spot sila dumadating. Okay. Honda dot sila dumadating. Kaya Honda po yung mga agents ko. May agents. Boss, kape na po tayo. Kape lang tayo sa loob. Nag-aya ako lumabas. Tapos may Starbucks sa labas. Di, kinuwento ko na. Inantay kong lumabas kami ng building. Tapos sinabi ko na, sabi niya, meron talaga. Merong nagse-set up. Sabi ko, ano po kasi yan? Meron talaga pong nagse-set up. Pero hindi ko po ahente yan. Sabi ko, ano yun? Wala pong nakakakita eh. Naririnig mo lang na may ginagawa? Oo, kasi yung mga, binabaliktad yung keyboard talaga. Yes, oo. Inuurong, binabaliktad yung keyboard. So, maririnig mo na yan. Kasi pag nag-set up ka, labas mo yung keyboard mo, yung mouse, tapos may nagtatype ng ganyan. Narinig nila doon sa dulo, meron. Sabi ko, lahat po ng ahente, may ibang ahente ako na naka-experience na yan. Kaya, lahat sila dumadating 15 minutes earlier or nag-aantayan sila sa may guard bago pumasok. Wala pong pumapasok ng mag-isa sa team ko. Yun lang yung sa ang susunod na nun yung mga mamal moments. And then, may nakwento ka pang maganda actually. Pero wait, sorry. Nung nakita nung kliyente mo, hindi mo na sinilip kung ano yun? Hindi. Hindi na? Sabi niya,
meron din daw sa isang site namin sa Makati. So sa kanya, sabi ko, nakakita ka, boss. Sabi niya, ayoko isipin. Yun lang sinasabi niya. Ayoko posibleng isipin. Posibleng mas nakakakita. Kasi kayo naririnig nyo lang eh. Diba? Oo. So, I guess nakikita or minsan may sumisilip lang. Pero, ungo na lang papansin yun. Oo. Wait, before ka pumunta dun sa sa Momol. Actually, magandang makwento yan para magandang advice yan sa mga magbabalaki, di ba? Pero bago tayo pumunta dun, favorite rin ni Sam yan eh. Pero bago... Na naman! May kwento ka dun sa school. Ang ganda ng kwento mo na sinabi mo na... Ah, yung sa school. Mm-hmm. Ang nangyari kasi sa school... To catch the continuation to Bess's story, please stay tuned. We're releasing it next week. We can only begin to understand why some sensitives experience the loss of sound and some do not. After seeing a trailer from the latest Conjuring movie, I immediately shared it with Bess because it had the protagonist walking in a forest and suddenly all sound disappeared. Bess said this still happens from time to time, but she's learned to deal with it with the help of her mother. Do you have this experience as well? Does sound disappear when you're experiencing anything paranormal? I hope you can share it with us so we can try to understand it. And email it to us at paranormalsph@gmail.com. Let's try to catalog all the different ways sensitive perceive the invisible world. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Please rate our show on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, or wherever you listen to your podcasts. Again, stay safe, everyone, and thank you for listening.